Noong 2011, nung itinampok namin ang Di Manoy Tinaguriang Batang Fire Starter, meron siyang kakayahang gumawa raw ng apoy. Kamusta na kaya siya ngayon? Nagliliyab ang balita noong 2011 tungkol sa isang 3 taong gulang na bata mula sa Antique na Di Manoy. May kakayahang makapagsimula ng apoy gamit lang ang kanyang isipan. Binansagan siya fire starter. Sa tuwing bibigkasin daw ng batang si Emma ang salitang apoy, di umano, nagkakaroon daw ng sunog. Ang bata, itinago natin noon sa pangalang Emma. Pag sabi ng bata, may apoy ang radyo, unan, kumot, banig, mga damit namin sa sa aparador. Tinitingnan namin, parang umaapoy. Sa takot noon ng kanyang mga magulang, agad pa siyang pinabinyagan. Pero bago pa man magsimula ang binyag, maya-maya pa. Nasunog ang bulletin board ng simbahan. Ko rin ma-explain yun. Nanggaling siguro sa labas, mayroong talagang hindi lang natin ma-explain kung sino talagang gumagawa. But definitely hindi siya tao. Dahil sa mga nangyaring kababalaghan, dinagsa ang bahay ni na Emma. Explain nga, naglapit kami sa expert, sa professional chemist. Parang kaiba, paranormal phenomenon. Ang kwento ng sinasabing batang fire starter sa Antique, tinutukan ng local reporter na si Peter Zaldivar. Biglang lumobo agad yung balita na yon. Ilang linggo din yung sinubaybayan ng tao nun para lang mabangan ko nung update dun sa bata. Tandang-tanda pa raw ni Peter nung sa gitna ng kanyang coverage, ang speaker sa loob ng bahay ng bata biglang lumiyab kahit hindi naman daw ito nakasaksak. Bigla ka lang masabi mo, saan yung nanggaling yung apoy? Bigla lang umiyak yung bata, lilitaw agad yung apoy. So syempre, meron bang kababalaghan na nangyari dun sa pag-iyak ng bata o may ibang tao nagsindi ng apoy? Makikita ko na pag umiiyak yung bata, lumalabas talaga yung apoy. Kahit saan, kung gusto niya sunugin yung bahay niya, kung hindi mapula, maubos talaga yung bahay. Pero si Peter, sa una, medyo gimmick. Siyempre, nakatutok ako doon hanggang gabi. So makikita mo na gusto din ng pamilya ng tulong pansin. Pinagawa ng bahay, pinabinyagan, pinag-aral, araw-araw may pagkain. So posible na magawa nila doon kasi siyempre sa background din ng family, galing sa mga karnaval, piriyahan. Makalipas ang halos isang dekada, binalikan namin ang pamilya ni Emma. Hanggang natuntun namin ang kanyang ina, si Tina, hindi nito tunay na pangalan. Pinasubalian niya ang mga paratang at haka-haka. Adi, andat mabinga amon mo kara, syempre, ikaw mismo, ikaw man gasakripisyo. Depende tanang ikananda kung mapati tanda kung hindi. Ang una, inatingala kami kay kung magambal, tana, daw, gaano bala tuod. Nakalbaan gani kami man. Amura yung ginabantayan lang, mga waring ginapabayaan. Pero ang pinakakinikilabutan si Tina sa lahat kapag binabalikan daw niya kung paanong nagkasunog sa simbahan. Noong bininyagan ang kanyang anak, sang tana katugin gibunyagan nasunog ang bulletin board kang simbahan. Timayad gani ni ngagaw man to nakita lagi. Nakalbaan man iya sa father, nakalbaan. Tugin hingagaw nakabunyag. Nakalbaan man kami. Gamo din ang kadto sa una. May taga Laguna nga sidekick sa Luna Pastor. Tapos mga albularyo. Ang isa sa mga pastor na tumutok daw noon kay Emma, si Pastor Oscar. At ang pastor daw ang makakapagpatutuo na hindi gawa-gawa ng pamilya ni Emma ang nangyaring kaguluhan noon. Ibang mga rosary, ang mga kahoy na kasunog sa ila balay. Alimbawa sa ila tupad balay, ang balo niya binga kadto ka to sunog to imo parador. Pagbukas to ka parador sa tupad to nila balay, sunog na. So dito ako ginambalan nga masunog ako.
Siyempre sa mind, gamilitate nun kami kay Lord. Salamat mo kay Lord eh, wala ko nasunog ang mga after 1.5 days. Pero wala iko kaluwas. Pag abot ko sila balay, nakapiyong lang ko. Paghapa ko sa katrigol, pero daba-daba ang ako niya jogging pants at t-shirt. In fact, dako gani ang sunog. Ginpatay lang sang nanay sa nakita sang pakaisaya sa piyak balay. At matapos nga ang ilang araw na kasama ni Pastor si Emma, ang pastor merong natuklasan daw sa bata. Parang apoy na kumalat ang balita noong 2011 ang tungkol sa isang bata sa Antique na pinaniniwalaang fire starter o may kakayahan na lumikha ng apoy sa pamagitan lang ng kanyang isipan. Sa spontaneous combustion, may tatlong sangkap: fuel, oxygen, at saka yung heat. Kapag may absent doon, hindi magaganap ang apoy. Ngayon, doon sa footage, ang absent ay yung panggatong at yung init. Kasi yung init sa pamamagitan ng kamay o kaya ng isip ay hindi sapat upang magdulot ng ignition. Wala rin naman direct evidence, na puro testimony lang. Makalipas ang halos isang dekada, kamusta na nga ba si Emma? Heto na siya ngayon, 12 anyos na, bagamat sakitin daw. Dati ra daw, anong permita na naglipong. Kita lamang kayo sa asaragyan na lipong. 2016 daw may bukol, wala siya. Amo tungogin kuha sa likod, dako. Di, amo ra eh, sa eskwilahan na daw ra, tinamanan. San yan, guro magsulat ka nga ra na daw, hindi man kamaan magbasa. Ikon abuton nga gasarahanin na umulang istorya, tana ba na, tana ng sara. Pero amura iparti lang ka rin tana mag-agat na buton. Gawild na, anong isip bata. Gustuhin man daw nilang ipa-check up si Emma, walang-wala raw sila. Lalo pat nagtigil pasada ang ama ng tahanan simula nung nagka-lockdown. Kaya para matulungan ang pamilya, pina-check up ng aming programa si Emma sa isang espesyalista. Remnant na lang, scar formation na lang dyan siya. Nagsuwas, abscess, abi siya. Nagulat ako parang healthy siya kasi ang liit niya noon, malnourished. Kaso nga lang, slow learner because of the previous sickness niya. Hindi yan umiimik kahit noon eh. Pwede rin siya naming bigyan ng vitamins. And yung sa school, refer namin ulit siya sa MSWDO kung anong pwedeng matulong. Pero ang malaking tanong ngayon, may nangyayari pa bang pagsusunog sa kanilang bahay at kapaligiran? At napansin ng aming team na si Emma may mga peklat na mula raw sa pagkakapaso. May sa ulo, sa mga paa. Ang sa ulo na gani, ura na natubuan pa kang buhok. Tabunan na lang. Pero ang mga peklat, bunga pa raw ng pagkakapaso ni Emma. Noong siya'y 3 taong gulang pa lang, ayon sa kanyang ina. Bagamat ang mga nangyaring yon, hindi na raw naulit pa. Pero si Pastor Oscar na tumutok noon kay Emma, may nakakapanindig balahibong isiniwala. Hindi siya ang fire starter. Ang bata wala na connection sa ila. Kay biskan layo ang bata sa ila place, may gakasunog. Ang bata gakatulog, gakasunog na. Balang mga espiritu eh nga mo na ginambal nila nga dewende kung nagasam. Pero ang story daw ang determina siya, may ginahampang mo. May ginasipal sila likod balay. Awakening lang sa Ginoo guro sa mga tao nga mag-open kita Bible. After itong pamilya sa bata, nag-Bible study. Naging masalimuot man ang kabataan ni Emma, umaasa pa rin ang kanyang pamilya na lahat ng yon lipas na. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.